Kumakailan nag-viral ang mga batang ito sa ibang platform na kung saan nagkalat sila sa isang restaurant pagkatapos kumain. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East sa Riyadh. Viral ngayon sa TikTok ang mga kabataan na kung saan sila ay nagkalat pagkatapos kumain. Nagkalat sila sa mesa nito at ikinalat ang mga tubig at pansawsaw. Pero bago tayo humusga ay panoorin muna natin ang buong video. Dito. Ang galing. Ang galing. Di mo kaya, yun tao nyo. Yun tao nyo, di mo kaya. Thank you po. Baka daw naman. Okay. Ito yung mga kabataang palamunin sa kanilang mga magulang. Ayaw kumain sa kanilang bahay kasi pag pinaghugas o pinagpaurong ng kanilang mga magulang ay magdadabog pa ito. Ito yung mga batang pag binigyan ng mga baon, magagalit pa kasi kulang ang binigay na baon sa school. Ito yung mga batang pasaway na kung saan puro saya na lang ang inaatupag. Mga kabataan, ano na ang nangyari sa inyo? Pinagpaaral kayo ng mga magulang ninyo. Ginapang kayo ng mga magulang ninyo para mabigyan kayo ng mabuting edukasyon. At yan ang ipapakita ninyo sa ibang tao. Saan na ang natututunan ninyo sa pag-aaral? Ganun na ba talaga ka-agresibo ang mga kabataan ngayon? Kung hindi kayo makakuha ng aral sa school, tinidisiplina ba kayo ng mga magulang ninyo? Or sadyang kulang lang talaga kayo sa palo? Kailan pa naging katatawanan ang ginagawa ninyo sa pagkakalat? Yan ba ang ipapakita o isusukli ninyo sa mga magulang ninyo? Okay, may isang katanungan lang ako. Bakit nga ba may mga ganitong ugali ang mga kabataan ngayon? Bukod sa paghahangad ng mga magulang na maging successful ang kanilang mga anak, hangad din nila na mga magulang na lumalaki sila bilang mabuting tao. Pero para sa mga ganitong insidente, ay mas mabuti pang maging mangmang. Mabuti pa ang mga mangmang na tao may respeto at may mudo pa sa kapwa. Ngunit paano nga ba kung sa murang edad pa lamang ay nagpapakita na ito ng senyales na isa siyang batang walang respeto sa kanyang kapwa? Ano nga ba ang mga positibong dahilan kung bakit walang respeto ang bata? Kagaya nung nasa video. Upang mahinto ang mga ganitong behavior, walang bata o tao ang ipinanganak na basta na lamang taglay ang ugali na meron sila. Ang anumang ugali na ipinapakita ng isang tao ay maaaring epekto ng kanyang kapaligiran, karanasan, lalo na sa mga nakakasama niyang mga tao. Ito ay parte ng kanilang exploration sa buhay. Pero nakakalungkot tingnan na may mga batang ganito na nasa maling tao ang kanilang nakakasama. Habang sila ay lumalaki, yung mga nakakasama nila ay mga masasama. Mga magulang ang pinakamay malaking impluwensya sa ugali o behavior na ipapakita ng bata. Kung ang anak mo ay lumalaki na isang batang walang respeto, maaaring bunga ito ng mga pagkakamaling ginawa ng isang magulang. Pero hindi rin natin isisisi ang magulang sa kasalanan nila kung ang bata ay sadyang hindi makikinig sa mga payo nito at mga pangarap. Tandaan natin na kung ang bata ay lumalaki na walang modo at respeto, ay maaaring mapapahamak ang kanilang pagkatao. Huwag gawin ang mga bagay na masasabi nating masama. Huwag gayahin ang mga bagay na kahit mali ay ginagaya pa. Sabihin na natin na may kasabihan, lahat ng mga pagkakamali natin ay meron tayong natututunan. Pero hindi ibig sabihin noon na ay kahit mali, magpadalos-dalos ka. Kasi merong mga pagkakamali na hindi ka na makakabawi. Sana may natutunan tayo sa video na ito at huwag pamarisan ang mga bata na nakita natin sa video. Maging paalala sa atin na ang mga kabataan ngayon ay napaka-agresibo na. Sa mga nakakarinig o nakakapanood ng mga video na ito, lalo na sa mga Gen Z, huwag niyo pong gayahin ang mga batang ito. Sapagkat hindi sila mabuting ehemplo. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa mga bata na nagkalat doon sa restaurant?
comment mo na lang dyan sa comment section down below at pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow na rin ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat.